Nagsara na nga po ang taong 2020 at sa pagbubukas nga po ng bagong taon ay aalamin muna nga po natin ang pinaka-latest na standings sa Eastern Conference at Western Conference sa pag-uumpisa ng taong 2021. Balita ko pa mga idol, nang gulat nga daw po ang kupunan ng Phoenix Suns ngayong season. Samantala, sasamahan na rin nga po natin ito ng balita na maaari nga daw pong magpahinga si LeBron James sa unang laro ng Los Angeles Lakers ngayong 2021. Kaya kung gusto nyong malaman ang buong detalye niyan, halina't samahan nyo ko. Tara! Nagtapos nga po kanina ang huling mga laro ng NBA at syempre, bago nga po tayo magpatuloy sa mga susunod pang mga laro para sa bagong taon ng 2021, ay aalamin na muna nga po natin ang standings ng parehong Eastern at Western Conference na uumpisa natin sa East na pinangunahan ng Philadelphia 76ers, Indiana Pacers at Orlando Magic na mayroong 4 wins at 1 loss. Sinundan naman nga po sila ng Atlanta Hawks na nasa ika-apat na pwesto na mayroong 3 wins at 1 loss. Habang tabla naman nga po sa ika-5, ika-6 at ika-7 pwesto ang makupunan ng Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers at Boston Celtics na may kasalukuyang record na 3 wins at 2 losses. Tabla rin nga po sa ika-8 at ika-9 na pwesto ang mga teams ng Charlotte Hornets at Miami Heat. Heto na rin nga po ang buong detalye mga idol ng standings ng Eastern Conference at bago nga po tayo magtapos, ang kupunan nga po ng Detroit Pistons at Washington Wizards ang natitirang team na lang nila na wala pa ring panalo. Well, pumunta naman nga po tayo mga idol sa standings ng Western Conference sa pangunguna ng Los Angeles Clippers at ang nakakabiglang pag-angat ng kupunan ng Phoenix Suns na parehong merong record na 4 wins at 1 loss. Sinundan naman nga po sila ng mga teams ng New Orleans Pelicans, Sacramento Kings at ang Los Angeles Lakers na merong 3 wins at 2 losses. Parehong meron naman nga pong 2 wins at 2 losses ang makupunan ng Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors at ang San Antonio Spurs. Habang nasa ika-11 naman nga pong pwesto ang Houston Rockets na 1 win at 2 losses. Tabla rin nga po sa 1 win at 3 losses ang makupunan ng Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies at ang Oklahoma City Thunder na nag-i-struggle pa rin makakuha ng panalo. Well, pag-uusapan na rin nga po natin dito ang rason mga idol ng biglang pag-angat ng kupunan ng Phoenix Suns. Sa nakalap nga po nating impormasyon, may isang kakaibang play nga daw po ang ginagawa ngayon ng Phoenix Suns sa kanila mga player na sina DeAndre Ayton, Chris Paul at si Devin Booker na tinatawag na Stock o Spain PNR na nagbibigay sa kanila ng advantage sa kanilang makalaban. Well, common naman nga daw po ang ganitong playing style ngunit mahirap nga daw po itong makontra kapag ginagamit ng Phoenix Suns dahil sa angking talento ng kanilang mga players na bagay sa ganitong klaseng estratehiya. Samantala, sa ibang story naman nga mga idol, gaganapin na nga po bukas, unang araw ng taong 2021, sa lugar ng Amerika, ang unang laro ng Los Angeles Lakers para sa bagong taon, kalaban ng San Antonio Spurs. Yes mga idol, ito na nga po ang pangalawang beses nilang paghaharap, ngunit mukhang mangyayari nga po ito nang wala ang leader ng Los Angeles Lakers na malaki ang tsansang pagpahingahin ng kanilang mga coaches matapos mailista siya bilang question na ball sa kanilang laro dahil sa pagkakadali ng kanyang binte. Matatandaan nga po ninyo na dalawang beses na nga pong nadali ang kanyang binte sa kanilang mga laro kontra sa Los Angeles Clippers at sa Minnesota Timberwolves. Bagamat man nga po maganda ang kanyang performance sa mga nakalipas nilang game, ay hindi pa rin naman nga po nakakalimutan ang kanyang mga coaches na bawasan ang mga minuto ng nag-iisang LeBron James. So yun nga ang ating pangalawang video ngayon mga idol sa araw na ito. Once again, this is J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at syempre bisitahin at i-follow nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shout out nga pala sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nakaantabay at laging nag-aabang sa mga videos na ina-upload ko. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. So that's it. Thanks for watching.
Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.